bakit nga ba mahirap piliin o bumili na kung ano ang tama at nararap? Mga minamahal na katiwala, marahil kayo pinapapaisip ngayon kung bakit nga kayo bumili ng tama na minsan akala natin ito na ang tama, pero hindi pala. Akala natin ito na ang dapat gawin, pero sa uli, hindi pala ito ang dapat gawin. Alam niyo po, mga minamahal na katiwala, sa ating pong mabuting balita, may pinarayas daw si Jesus. At ito ay si Satanas. At ano ito si Satanas na ito? Si Satanas ang mahal lang kay Pedro na kilalain ang tama at ang narapap at ang mangyayari kay Jesus. Kaya ano, pinarayas na ito si Satanas? Na si Jesus ay dapat maghirap at mamatay at muli mabuhay mabuli makalipas ang tatlong araw. Mga minamahal na katiwala, si Satanas o ang masama o ang demonyo ang mahadlang kay Jesus o kay Pedro na i-recognize ang tama at ang dapat mangyari kay Jesus. Alam niyo po, sa ating buhay, ito rin ang dahilan o ito rin ang mahadlang sa ating buhay upang i-recognize at piliin kung ano ang tama at ang nararapat. Subalit ang mga hadlang na ito ay may iba't ibang upa at may iba't ibang anyo. Ang una pong anyo ng hadlang sa mga pagpili natin ng tama at nararapat ay ang mga sitwasyon sa ating buhay. First is the situation. O ano ba ang ating estado ngayon sa buhay? Kung atin po mapapansin, kalimitan po sa ating ito, karanasan po din na sa mga sitwasyon na nangyayari sa atin, mas gusto natin matapos na. Lalo kung hindi mahirap ang mga sitwasyon natin na nagdadaanan, mas pipiliin natin yung mas madali. Na kung minsan itong mas madali dito, ay panandali ang kasiyahan ng mga dulot at sa bandang huli ay magdudulot din ng hirap at dusa. Na imbis na piliin ang tama na maghirap, matay ng hirap, ay ang pipiliin natin ay yung mas madali. Kaya po ang unang naging hadlang sa akin pong tingin ay ang mga sitwasyon natin sa buhay. Sa halimbawa, isang mahirap ang sitwasyon sa buhay ay mahirap siya. Imbis na mapiliin ay mas magpursili, ay mas pinipili na gumawa ng kasalanan, magnakaw, gumawa ng hindi maganda sa kapo. At ang dahilan, dahil mahirap ang buhay. Mas pinili yung hindi tama, yung panandalian ng may dudulot na kasiyahan sa kanya. Imbis na ang piliin ay yung tunay at nararapat na gawin. At yun ay ang batay ng hirap. Ang ikalawa po na naging hadlang upang piliin ang tama ay ang ating kapwa. Oo, tunay po na hindi naman lahat ng ating kaibigan ay may tuturo natin na bad influence sa atin. Pero po tayo mga kaibigan, siyempre good influence. Pero mga tatingnan din natin na baka naman itong ating mga kaibigan, itong ating mga kasama, itong ating mga pinagkakatiwalaan, ay sila rin ang humahadlang sa atin upang piliin kung ano ang tama at kung ano ang nararapat sa ating buhay. Minsan, yung mga desisyon natin sa buhay ay nakadepende sa ating mga kaibigan. Nalala ko tuloy yung isang lagi sinasabi, "Tell me who your friends are, and I will tell you who you are." Kaya maganda, tingnan natin yung ating mga kaibigan. Kung mga kaibigan ba natin, eh may naidudulot na maganda at tama sa atin. O nakaka-influensya sa atin na ang piliin natin ay ang tama at ang nararapat. Ang pangatlo ay ang ating sarili. Ako, ikaw, kayo,
ay maaaring maging handa upang piliin natin ang tama. Sometimes the reality is that ourselves hinder us from recognizing the truth and choosing the good. Kaya nakakatakot dahil minsan pala ang may kasalanan para hindi natin piliin ang kabutihan at ang tama ay ang ating mismong sarili. Kasi natatakot tayo ng masaktan, natatakot tayo ng hirapan. Kasi kalimitan ang gusto natin sa mga bagay-bagay ay instant, madali, at magbibigay agad sa atin ang saya at ligaya. Siguro, marahil kulang tayo sa tiyaga na may pag-iisip tayo na ito mas tama sa atin dahil sa kaya ko dito. Pero sa kalungan, tayo malulungkot. Kakalungkot kasi ang nagiging hadlangan ay ang ating sarili. At ito dahil siguro sa pride. Siyempre may pride tayo na ako bahala dahil sarili ko ito, ako pipili na kung ano ang gusto ko at kung ano ang magpapasaya sa akin. Mga minamahal na kakiwala, bakit ba mahirap pumili ng tama at nararapat? Magandang paririnig natin ang tanong. Let's deepen the question, sabi natin. Bakit ba mas mahirap piliin si Kristo na tama, katotohanan, at nararapat ng piliin? At ang sagot ay ang katotohanan ito. Maaring ang pumipigil sa atin na kinalangin si Kristo na katotohanan na nararapat piliin mabuti ay ang sitwasyon natin sa buhay. Maaaring tayo mayaman, maaaring tayo mahirap, maaaring may ganito tayong estado, at maaaring ito ang nagiging handa upang kilalanin natin si Kristo. Maaaring ang ating mga kaibigan, ang mga taong nakapaligid sa atin, ang mahadlang sa atin na piliin si Kristo na tama at nararapat. At syempre ang pangatlo ay ang ating ding mga sarili. Na dahil sa ating pag-iisip na kaya natin lahat ng gawin, eh, hinahadlangan natin yung pagpili kay Kristo at sa kung anong tama at nararapat.